Maghuli kayo sa Panginoon Diyos, lahat ng santin at pag. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga kabutihan niya at pagpapala sa atin sa araw-araw. Pagpalainawa niya kayong lahat, ating mga taga-subaybay, ang ating mga benefactors at sponsors ng ating National Shrine, lahat ng mga taong nakikiusap sa atin na sila'y ipagdasal at pinangakuan natin ang prayers sa dambanang ito, lahat ng mga daladala natin sa buhay, kaawaan nawa tayo at pagpalain ng ating Panginoon. Humingi muna tayo ng tawad upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang namparan, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at subong bayang Israel na natitipon sa Paran, Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang punong bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatitiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amalekita ang Negev. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa tabing baybay dagat naman at Ilog Jordan ay mga Kanineo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusobin na natin sila at tiyak na malulupig natin.
sumagot ang ibang tiktik. Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila. Higante ang mga taga-roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni anak buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko, buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming mga magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kogon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahangahanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niya, minamahal na lupang kinalulugdan. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagpunta si Jesus sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok man ay hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako, sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi,
Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit mga tuta man ay nagsisikain ng mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat po sa pagpunta ninyo sa National Shrine ng St. Padre Pio. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, meron din ba tayong ugali sa sarili natin na kapag hindi tayo napagbigyan sa hinihingi natin o sa gusto natin, tayo ay nagtatampo, sumasama ang loob, nagagalit? Meron ba tayong ugali na pag meron tayong gusto, dapat ibigay agad sa atin, makukuha agad natin, agad-agad, para bagang obligado yung ibang tao na ibigay sa atin yun. At pag hindi, di mo naiimikan yun, tatampo ka na. Hindi na raw tayo nakikiusap pag ganun. Naniningil na. Na parang sila pa ang may utang na loob o utang sa atin. At kapag ganyan, mas lalo daw nawawala ng gana ang ibang tao na tayo tulungan, pagbigyan. Sadly, this kind of attitude nadadala din natin sa pakikitungo sa Diyos. Mga kapatid, ano bang kahilingan ninyo sa Panginoon ngayon? Binigay na ba niya? Hindi pa. Brothers and sisters, if you feel na parang dead ma ang Panginoon sa mga prayer request mo at hindi ka niya pinapakinggan, kantahan mo siya. Lord, kahit konting pagtingin na manggagaling sa'yo, labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ang mahal ko. Gusto kasi yun ng Diyos na siya'y ating kinukulit. Gusto yun ng Diyos na tayo hindi nagsasawa sa pagdadasal. Nilalambing natin siya, and this is exactly the attitude of the Canaanite woman in today's gospel. Kahit na kulit na sa kanya yung mga alagad, at gusto siyang paalisin na, Panginoon, pagbigyan niyo na nga ho at susunod ng sunod sa atin para umalis na, hindi siya nawala ng loob, pag-asa at pinanghinaan ng loob. Nangulit siya, mga kapatid, makulit na pakiusap sa Diyos, walang humpay na pagtsatsaga sa pananalangin, hindi agad siya sumuko at pinanghinaan ng loob kahit ganun yung pagtrato na natanggap niya at nakamtan niya yung hinihiling niya sa kanyang pagtsatsaga. Mga kapatid, number one sa ating reflection ngayon, kung ano man ang ibigay sa kanya ng sa atin ng Diyos, whether big or small, magpasalamat tayo. Tanggapin natin. Kahit, sabi nga doon sa Ebanghelyo, kahit po mumo, konting pagtingin, tatanggapin ko po. Basta't para sa aking anak, basta't para sa aking minamahal sa buhay, Panginoon, pinapakiusap ko.
Sana naman po, and with a joyful heart, thank the Lord. Alam nyo, ganun ang prayer, brothers and sisters. When you pray, you ask the will of God and not your own will. At yun naman lagi yung nangyayari. Ano man ang kaloob niya sa atin araw-araw, malaki man o maliit, everything is grace. Thank the Lord. At ikalawa, kung sa punto man na parang ang tagal-tagal ibigay ng Panginoon, kasama talaga yung sasagot niya eh. Minsan, binibigay niya agad, minsan hindi. But trust in His own perfect time. Huwag kang bibitaw. Huwag kang magsasawa. At syempre, lalo na, huwag tayong reklamador. Be thankful always. Kaya, mga kapatid, pray pa more, ha? Pray pa more. Baka gusto ni Lord, mas maging prayerful ka pa. Dagdagan mo pa yung prayers mo. Dagdagan mo pa yung pangungulit at pakikiusap mo at pagsumamo sa Kanya at paglalambing. Kulit pa more. Hope pa more. And do not worry. Magtiyaga. Maganda talaga sa buhay na bukod sa tayo'y matibay, ang panantampalataya, marunong din tayong magtiyaga. Amen. Mother Mary, Mediatrix of all grace, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Para sa mga gahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo pang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin, iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong hain na sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sani ng ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asang dayla ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak.
na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay na palakad, at napiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, nawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Yesus, naming mahal, iligtas mo kami, magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa paggamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, ang aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, akas loob nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin.
pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang lobo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon naway laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. God bless all of you. Peace be with you. Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mula ngayon, kayo.
sa dilim at kababan. Ang kaibigan nag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yari. Sasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Petrol, China, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan yung mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid na main church at ang pang-minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito, mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Cligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo may mga basurahan sa likod at gilid ng simbahan. Pinapalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layunin pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo, ay sa kapila na ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal sa mga gayunpaman ang inyong makikita ang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan na Agosto ay makanakareschedule noong nagdaang taon pa. Nagkataon na pa sabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-unayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayong lahat ay pagpalain ng napakabuti at magpagpala nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo na tayo na laging nagtitiwala sa Diyos at naglilingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya.